The Lord appeared to me and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you, and will greatly increase your numbers. Abraham fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer you will be called Abraham. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Nang siya na po siya patawa si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh ang sinabi, Ako ang kapamilyang Diyos. Sumunod ka sa akin at ilatan mo malagutis ang iyong sarili habang ikaw ay buhay. Ako ay makikipagpipag sa iyo at tubhang pararating ko ang iyong lahi. Pagkaan ito'y nagpapirama si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang aking pipag sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang tatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat kayo'y ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Maraming ama ang iyong lahi at magtatagal sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanya. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. At ako'y magiging Diyos sa iyo. Ibibigay ko sa inyo at sa inyong magiging lahi ang lupain ito ng kanan na iyong pinitirahan ngayon bilang isang taypan. Ito ang magiging pag-aari nila sa hapapanahon at ako ang kanilang magiging Diyos. My dear brothers and sisters in Christ, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yes!
Pero alam niyo natin, ano ba ang kailangan ng Panginoon sa atin?
Amen po ba? So, i-contemplate ko yun, kung bakit siya yung nagtagawa ko siya yung sige ko sobra. Ayaw ka naman magpatulang dalili. Kasi pag nalilihin ko sa kapal, nagtigil na talaga ako yun. So, kaya yan naman ang ating pala. But, doon ka, when you're not just stress, what is the sign of our opponent to them? Pag-isipan ko natin yan, mga kapatid ko ng mga kailangan na ito sa mga kapatid ko. Napakaganda sa inyong opinion na natin ko yun. Bakit? Kasi alam naman po natin yung tayo sa story ng pagkikita ko, ito po'y voluntary. Amen po, ito po'y voluntary. At personal po ito, pakikipagkasundo sa aking pakikipag. The Lord sees your blessing in the abundant blessing. Ibabalik sa iyo ang bahagi. Amen. Amen po. Kung mapapansin yung mga kapatid ko, dahil ito yung comment natin, yan sa tayo na nag-create tayo, para meron tayo na nakasabi. So hindi po kasi sa napakinggan. Hindi po kasi sa napakinggan. Natanda natin, hindi po kasi sa napakinggan. Dahil ang ating pangalag sa Kristo, tutunay ko sa mundo dahil sa Ama ng sa akin. Dahil sa Ama ng mga sa akin sa akin. He preferred mercy over punishment. Mas pipiliin ang Panginoon na kapagalan ng kaawaan tayo kaysa tayo na pansahan. Pagpapalang sa inyo kapag ibigay, that is just a reminder. To remind us, na anak, no? Tayo, kapatid, gano'n tayong pagpapalang sa ating pagpapalang. Amen po ba? Kaya po, Old Testament, kung ito Old Testament tayo, so ito yung covenant ni Abraham sa ating pagpapalang, kay Yahweh. Ang sabi nga ni Yahweh, mabuhay ka ng malinis, sabi nga, blameless. Mabuhay ka ng walang kasalanan, mabuhay ka ng matuwi, mabuhay ka ng ayon sa ating kalooban. Magiging amahan ng lahat ng sa akin yung masusunod mo sa akin namin, pagpapalain ko. Amen po ba? Pagpapalain ko. Ito yung covenant na ngayon. Ito yung covenant na kayo lahat sa mga hudyo. Kaya kung papasin mo Diyos, ang tradisyon ng mga hudyo, bakit pala ang tao ang tutunin na? Kasi ito kayo ang kanilang covenant na kayo. Na hanggang sa kayo, na alam natin ang kailang mga pinoy. Nako? So, the next kumaba. Pwede ito yung pagpapalain ko. Magsa-celebrate ang Pilipinas ng 500 years of Christianity. Amen po. So, ikinagod na ang taon po kung ang aking pagiging Kristiyano ng buong Pilipinas. So, doon ka, mga brothers and sisters. Dahil nag-uusap po tayo matungkol sa Romanian. At ang aking Panginoon siya pa siya dahil is the God of Almighty. Amen po ba? Ang Diyos na kapag-inan siya. So, since pinag-uusapan po natin ang Romanian, mga kapatid ko, God pa yung word sa akin kung ipan sa akin kung ano. God pa yung sabi natin responsible. Then sige yung magandang tanong, God pa yung responsible sa akin kung covenant sa akin kung ano. Kapatid, the Lord has given us 7 days in a week. Amen po ba? The Lord has given us 24 hours a day. Sa loob ng itong araw, na sa isang intimidation ng Panginoon, gaano ka natin bahagi nun ang ibabalik ng process. Sa loob ng 24 hours na intimidation ng Diyos sa loob ng isang araw, gaano ka natin ang ibabalik mo na ibabahagi mo para sa atin ng Panginoon. Kapag sa isang araw ay may ibabalik ng Panginoon na, kababa, meron siya ng day, bakit pa ito ang ating oras ng day nila? Limang oras pa lang, kababa ay ang dami ng day na nilalagay. Puro kong pwede. Hello? Napipong pagdating dun sa dating sa hindi na hindi ang pinagabagi. Parang mas pasunod mo. Siyempre, sa hindi na hindi. Ano po, brother and brother sisters, kung tayo po, gusto natin yung mga kapatid natin, pwede tayo po over the time na galing sa kumbay sa kanyang schedule natin. Para sa kapatid natin, kapatid, gano'n tayo responsible sa kapatid natin. Ito sa pagkakawa. Yes. Isipan po kayo. Kaya yes. Ako yung magulo. Ano lang ang pagkakawa. Nalapagalan ko siya. Ang mga pagkakawa sa mga Pilipinas. Ano po, nalangin tayo hindi ang mga Kristiyano. Sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay kapila sa mga sumunod na sa ating dahil na ito. So, ibig sabihin, yung covenant ni Yahweh ni Abraham, Amen po, kasama po tayo doon. At isa sa mga ipinangako ni Yahweh
kasalanan niya. Amen. Amen po ba? Kaya magtanong ng ating MC kanina, kung sino po naniniwala, di ba ako mag-for good, meron na siyang magsundan na sa pahay. Meron pa ang bonus sa sasakyan na sa pahay. Para matiin yung covenant natin. Para somehow
mag-inspire tayo. I-comment natin kay Lord, mag-inspire tayo. Doon pala natin. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Isipan po tayo? Amen. At ako, doon tayo. So, natatanda namin mga kapatid na doon, habang tayo ay wala rin sa kanilang katakaya, mas kumihintin na ang comment. Mas naging serious ang ating comment. Kung dito po nababansin, kung una, ay hindi ito tutulog sa panawagan ng Diyos, okay na kayo nakapansin na. Minsan, okay na sa kanilang hindi nakapansin ba kami? Kasi sabi niyo, sa isip niyo, sa isip namin, nakawala na ko ng Diyos, busy na lang. But when our faith grows, kapag tayo nalangin sa kanilang katakaya, kapag naranasan natin madalas, nakakalas natin yung pagpilan ng Diyos, mas na pala yung comment natin. Kakatawa ko yung siya dahil nagpukasalan ito na baka magpagkakalan ito.
Diyos na tumutugon. Omniscient God, all-loving God, omnipresent God, and eternal God. Ang Diyos na walang hanggan. Amen po. So, pagbasahin ko lang yung slides ng Diyos mga kapatid. Exodus chapter 15, verse 26, I am the Lord who heals you. Amen. This is Yahweh to be daily to His chosen people. Na ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Ako ang Diyos na nagbibigay ng kagaling at sa lahat ng puli ng tao. Kapatid ang mga tao, dahil po tayo ng puli ng tao. Pero tayo yung physical, sa lahat ng physical, sa hard and love natin, sa kapatid ng iyong emotional, kaya yung mga emotional sickness, mental sickness, at pagkakalaman na tayo ng tao na spiritual sickness. Sa dalawang aspect ko na ito, mga kapatid, lubos at binang pagbibigay ng Diyos ang kagaling niya kung tayo po babalik sa Kanya upang kumbaga. Hello po. So kanina na naman tayo yung start ng institution ko na po. Sige po dahil sa dami, gawin na naman ako yung sarang pa. Dahil ka lang nila rin po ako na naman. So marami po na kinanamita ko ngayon si Isipon. So kapag tayo po si Isipon, ano na natin na po, inom tayo na? Tubig mo na ba? Ayan. Tubig mo na. So, kung ano yung mag-inconceive natin ano, bago tayo mag-take ng mga synthetic drugs, try po muna natin yung natural. Kasi, since din yung mga nandiyo sa mga kapatid, lahat din yung nabay ng mga yung gamot sa ating mga sakit sa katawan, at ang katatan sa kanila sa totoo lang. Amen po. Pero dahil binigyan ng Diyos sa mga kapatid, may inspiration na kanil ka tayo ng mga synthetic drugs nito. So, kapag kayo yung sipon, ito kayo po eh. Pag hindi tayo confident pa rin natin yung tayo na gamot. Ano so pag hindi mo na kaya sa gamot, lumala yung sipo ng kamaso, ang punta kayo sa doktor. Ilim ko ba? Sa doktor. Hindi ka sa doktor ay pupunta. Ano po? So kung hindi pa rin sa sisters, kung saan pa rin sa pilip na kamadaman, sa doktor siya pupunta. Kapag hindi ka pa spiritual sickness ka, kung may spiritual sickness ang sa bago, wala ka ang doktor na makapagpagaling ko yan. Dahil kanalasan sa bunga ng pagsasalita. Amen po. Nakakasama tayo. So, bibig sa naman dito na tayo ng Galatians na. So, sabi ko naman po, sa Philippians chapter 4 verse 19, may God will supply every need of yours according to His riches in glory, in riches in glory in Christ Jesus. Yes, we need to quote. May God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So ang Diyos, ating pinagkikula sa Yahweh Shaddai, sa Greatest Provider. Amen. Amen po, sa Greatest Provider. Kapatid, alam niyo, minsan, no, dumadating tayo sa bahagi ng ating buhay na nasa, doon na tayo ang ating isip. Kapag tingin natin sa bagay mong natin, maraming natin mo pinalaan sa mga ibadan na natin. Kapag tingin natin sa bagay natin, maraming mo pinalaan. Kapag tingin natin sa bastard natin, ang bagay mo pinalaan ng o six na lang. Sa mga ganito ang panahon na pagkakataon, alam ko dito sa subo ang panahon na pagkakaya. Marami na sa akin, araw-araw pa natin pumalaki. Tama ko ba? Araw-araw pa natin pumalaki na ang imagine ko, tumasa at tumama. Pero ako hindi tayo ngayon ko sa panahon na. Kung minsan hindi lang tumasa na hindi lang umabot, sumusunod pa. Amen ko, kapatid, kasi sa panahon na siya ng salita, na kapag kapag na tumakawa sa kahit sa kalaharan ko yan, kahit sa kalaharan ko ng relationships niya, kahit sa kalaharan ko ng pagdabalaban niya, kahit sa kalaharan ko ng pagkikong pagulang, patutunayan siya ng Diyos at dapat siya pagpuprovide sa lahat ng pangalaman. Alam niyo, no? Meron ko tayo sa mga partner sa Cebu na napakita sa buong naman niya. Napakita sa buong naman niya. At itong prayer partner ko lang sa Cebu, ang malaki ng prayer, pag siya siya, automatic siya ng pagkakit. Tapos susunod siya prayer, kasi niya, Lord, give me patience para sa akin. Bigyan mo ba ng mga presensya, palawa ka yung mga kapag-unawa, tuluhan mo na kayo, bigyan sa kanyang puso. Bahay ng Lord siya. Ano ba kapag hindi ko tinatawa niya yung prayer, kasi niya? 10 years. So sabi ko sa mga sa kanya, sa sila, ay prepare yung answer prayer ko. So bakit ko, brother, imagine 10 years ko ng prayer ko, 10 years ko ng pinakakalaki. Pero ang sabihin ko, ba, kasi niya, God will send this life more our needs. Kahit sa pagkakataon.
Who is and who was and who is to love the Almighty.
God eternal. Ang Diyos ang pinilikuran, siya ang Diyos langon. Hanggang ngayon, ang pangyayari. Sabi niya, I am the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. O, yung Omega na lang ang hindi ay pangahin na meron lang. Sabi, alam mo yung Omega. Ito ang pangyayari. Sabi, alam mo yung Omega. That is the last Alpha. Sabi, letters. O, Alpha, first, and Omega, last. So, ibig sabihin, from the very beginning, naroon ang Panginoon. Kaya, letter na siya. So, yung question na siya, yung kasa ka niya, sumunta, bakit? Wala kong ikasa ko. Dahil sa mga kanilang buhay. God is the created time. So, siya ang isa, siya ang bukas. Actually, hindi natin makikita ang bukas eh. Bakit? Bago pa ito natin yung brand natin ng buhay. Eh, hindi ba? So, no man, yung kato, wala pa ako na ako. Wala pa ka alam. Wala pa ka alam ang kanyang kapagalian. Kasi nga, wala pa ang isa pala. Wala pa alam ang bakit. Nariyan ang Diyos. Amen. Eh, hindi ba? So, thank you, brothers and sisters. God sees us too. Nakikita ng Diyos ang ating buhay na maglaban sa akin. Marami pa rin sila ng Diyos na ayaw ko. Alam ng Diyos ang ating pagkakasakit. Alam ng Diyos ang ating desire kung magiging ko ang alam ng Diyos ang mga pinagdataan ng lahat sa kasa. And so, dahil about ko rin ang pinag-usapan ng lahat, but it always remember, na kapag ito na mas covenant ko kayo, hindi pa kaya ng Diyos, tumalala ng Diyos. Amen. Kamuha ang Diyos ng paraan para kayo ng Amen. Amen po. Kalapakan natin siya. You know when I sleep, when I rise, you perceive my thoughts from afar. Sabi niya sa mga ating sa ating Panginoon, ang isang napisip ba? Pag-alawin na. Kapatid sa ating sabi niya, matulipin ang buhok natin ng mga Amen. Ay po ba ang binalabihan ko? Hindi. Ay po ba ang binalabihan ko? Binalala sa mga Hindi. Hindi. Tama po ba? Ito ang Diyos na nangyay natin. Ikaw may makapin mo. Nababagin mo kayo ng nababalik ko yung nilalaman ng aming puso. Pero ang puso natin. Ang bawat ko sa akin, kilala ng Panginoon. Alam mo pa ito ang buwan ng pinakamingin natin. And so since kayo ay i-governance sa kanyang pati, pagsuriyawan ko natin gampanan yung ating kapatid sa aming Panginoon. Pagsuriyawan natin maging kapatid para sa kanya. Dahil ang ulitin ko, nakikita ng Diyos ng mga aming puso. Pinigil ko ba? So, this is the first thing. The Lord God Almighty. Ang Diyos na pagpaling-paling meron tayong kumpinan sa yung Diyos ng kapagalihan. Pangalawa, ano po? Yan. So, sabi ko din, the promise of abundance and prosperous life. So, sabi nga po, ito yung sa mga sakin na ang Abraham, makakalasan ang kadalilan ng Panginoon. Ito yung kanyang promise sa kanyang kumpinan. Abundance and prosperous life. Sino po dito gusto managhanap? Sino po dito gusto magtagumpay sa buhay na? Sino po dito gusto magbibangan na? Which is the name of Abraham. At ang Diyos na nilalang natin, ang halin na lahat.
talagang tiyanali, Panginoon Jesus. Na sinabi ko sa Ebanghelyo ng mga araw na pinaghahanap na kayo na ang prasahan. Even po ba? Make way for me. Kaya lang, kung isasabi sa pagkutunod natin sa Isaiah, po, whatever city ang sa Isaiah, kung isasabi ko po natin po, hindi ka kahit sa kayo. Na kayo dahil na yung kapasuhan, maganda ang tiyanali ng pagkutunod natin. You every morning, praise.
Kapag hindi sa mga oras ko dito, yung kanyang mga prayer requests, ilagay mo namin sa tapat na namin. Sa ating mga patuloy na ang mga pag-ilay, kaya po namin, namuli tayo ng usap sa ating mga pag-ilay. Ang nalas ko nyo, kung hindi ko dito, hindi ko patalangin, mga pag-ilay. Pag-hawakan po natin ang mga salitang kanyang binitawan
pagpipili tayo tapat sa Kanya hanggang sa huling hininga ng ating pong mga buhay. Ito ang hindi tayo sa mga tayo. At kayo yung lahat ng nakapastuhan ng mga kapatid sa pagulang kayaan natin na muli natin maranasan yung kanyang katapatan. I believe whatever wish we may have pagkahalang ng Panginoon. Dahil yan ang naging reward niya sa mga tao na naging tapat sa Kanya. Ibinubuhos niya ang mas galing mapatalo. Binubuksan niya ang dunong awa ng langit at ipinagkakaloon sa taong ito, sa katapat na taong ito, ang mga pagpapalang kanyang pinakilalan. Pamanangin Diyos na nasa langit, ikaw nga si Yahweh Shaddai. Yes. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat. You are our greatest provider. Salamat, Panginoon, dahil tinawag mo kami at nakilala ka namin sa pangalan mo bilang Shaddai. Ang Diyos na makapagyarihan sa lahat. Salamat dahil binigay mo sa amin ang ibuntong na anak na aming Panginoong Jesucristo para tubusin kami sa pagkakasala. Tunay po, Panginoon, hindi namin kayang irinim ang aming mga sarili. Hindi namin kayang irinisin ang aming mga sarili. Pero sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, nagiging malinis kami, Panginoon. At hayaan po na sa mga tuwina na naranasan namin o yung kadakilaan, asabi namin sa aming mga sarili na maging karapat dapat kami para sa ito. Tulungan mo kami na mamuhay araw-araw ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay sa araw-araw na may katapatan sa pananampalataya at pag-inigod sa iyo. And Lord, we believe na nalalaman po ang aming pangangailangan. Nasusuri po lang ang aming puso ng isipan. Ngayon din ang aming mga alalahanin, Panginoon, walang naliligin po sa iyo. Kaya naman sa oras na ito, tinataas namin sa iyo lahat ng bagay po ito. Maging aming kahilingan, maging aming pangangailangan, maging ang aming mga buhay. Ikaw mag-takeover sa aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na lumakad ayon sa iyong banal na katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na kami man ang maging instrumento na ang limanan mo ang pag-asa na mula sa iyo. Ang kagalakan na pumula sa iyo, ang kapayapaan na pumula sa iyo, ay dumaloy sa mga kaunan mo namin. Pinagliwala kami ang Diyos na nagkakaroon ng kahulugan ng ating mong mga buhay kapag kami po ay patuloy na mananatili sa iyo. Aakin namin, Panginoon, na sa pag-uwi namin sa mga oras mo na ito, iingatan mo kami, sasamahan at gagabayan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus, sa kanila mga anak ng Espiritu Santo. Kaya pagkakarating ng Diyos na buhay.